wala nang magbabago sa petsa ng pagbubukas ng klase sa August 22, 2022. Approved na po ito ng ating Pangulo and meron na po itong Department Order 34. So tutuloy na po tayo doon. Nanindigan din si Vice President at Education Secretary Sara Duterte na tuloy rin ang pagpapatupad ng full face-to-face learning sa lahat ng antas simula sa November 2, 2022. Aniya, may pag-aaral na pinagbasehan ng DepEd na nagsasabing face-to-face pa rin ang pinakamabisang pagtuturo, lalo na sa mga bata na galing sa mahihirap na pamilya. Sa isyu naman ng COVID-19, sabi ng Vice Presidente, bukod sa sanay na ang mga Pilipino sa health protocols tulad ng pagsusuot ng face masks, may supply naman ng bakuna at gamot laban sa sakit. Hindi rin umano malaki ang banta ng sakit kahit pa sa mga bata na hindi pa bakunado. Doon po sa presentation namin sa Pangulo, nag-cite po kami ng mga research studies na nakalagay na kapag nagka-COVID ang isang learner o ang isang bata ay mataas ang recovery niya and usually mild ang case niya. And pangatlo is that extremely rare ang deaths sa mga bata kapag sila ay naka-COVID. Ayon pa kay Education Secretary Sara Duterte, hindi na dapat issue kung magkahalos sa loob ng classroom ang mga batang bakunado at hindi. Walaan niya dapat diskriminasyon kayong hindi pa naman mandatory ang pagbabakuna sa bansa. Isa pa, sa labas din naman ng paaralan, magkakahalo ang mga taong bakunado at hindi. May paglilinaw naman ang Vice Presidente sa usapin ng posibleng siksikan sa classroom sa public schools. The reason why po na nilagay natin yung physical distancing shall be implemented whenever possible is isa po yun sa mga considerations. Kasama na po yung hindi po natin gusto na idagdag yung burden ng additional classes sa ating mga schools dahil po sa distancing. Sa hiling naman ng mga pribadong paaralan, napayagan pa rin ang hybrid learning modalities kahit palagpas ng November 2. Sabi ni Duterte, wala pang ibang direktiba ang Pangulo ngayon kundi ang nakasaad na sa DepEd order. The Department of Education and of course the President is open na i-discuss yung mga ganyan beyond October 31. But sa ngayon, this is what was approved by the President. They have 3 options. And then we transition to 5 days in-person classes by November 2. Umapela na ang Coordinating Council of Private Educational Associations of the Philippines o COCOPEA sa issue. Kami ay naniniwala based on many studies na kahit na tayo ay nasa mandatory face-to-face na, pwede pa rin yang i-supplement ng blended or hybrid learning katulad ng ginagawa ng maraming bansa sa buong mundo. At pangalawa, on safety naman, we feel na kung ito ay gagawin nating hybrid, mas matutugunan namin yung mga safety and health protocols, so lalong-lalo na sa capacity. Base rin anya sa ginawang survey ng COCOPEA sa kanilang member schools, maraming magulang ang gusto pa rin ng hybrid method kung saan halo ang distance learning sa face-to-face. Pero sa Pulse Asia Survey na kinomisyon ni Senator Sherwin Gatchalian, lumalabas na 94% ng mga Pilipino ay gusto nang ibalik ang face-to-face classes. Ang pagsang-ayon na ito ay kitaan niya sa lahat ng social classes sa lipunan. Sinabi pa ni Gatchalian na siya ring chair ng Senate Committee on Basic Education, ipinapakita lamang ng survey na walang dahilan para ipagpaliban pa ang pagpapatupad ng face-to-face learning. Joyce Balancho, ABS-CBN News.